sarili. Where are you taking me? Hindi. Hindi pala. Green bags. No. We're at Chrysostomos. Ilang taon na tayo? 21 years. At exclusive tong venue for us. Charot. Kami lang rin. Kami lang ang tao. Yay! So, anong pakiramdam mo na 21 years married ka na? Wala naman ako na nararamdaman. Same. Medyo, ano lang, punong-puno lang tayo ngayon ng patience with each other and love. So much love. So much love. Hindi, para sa'yo lang pala yung patience. Hindi. Ibig sabihin, you're patient with me. Yun lang. Short pala 21 years for a couple who are in love with each other. 21 years na pala kami, pero no? Nagde-date pa rin kami until now. Pohol. Sorry, kinamay ko na. You know? Hindi ko na kaganapan. So there's Pampano. Puhol. Yun. Yun eh. Napusit. Yes, kaming dalawa lang ang kakain ito. Anniversary eh. Kaya natin ito. Yes. Done with our date. Bili na lang kami ng cake. And then we'll go home. Hulas is real. Super short, ano lang ah. Malling, pero grabe. Iba talaga mag-travel nang naka-cover ang mukha mo. So ngayon, at nasa likod ako nakasakay kasi ang init sa harap. Anyway, so after mag-malling, so itong tatlong bagay na essential. Nose spray, throat spray, and of course, alcohol. We're getting cake from Sweet Inspirations, kasi yun yung matagal lang kinikrave ni Honey na cake. Parang meringue. Basta we'll see later. Okay? Tapos yun, magkakape kami. Sa bahay na. Okay, so nakauwi na kami from our date kanina, lunch date namin. At naligo na kami, syempre. We will just finalize this vlog by, of course, thanking all of you. Una, salamat sa lahat ng mga bumati. Ang dami, no? Instagram, at pati na rin salamat, sa Facebook. Salamat sa pag-celebrate with us. Na aming 21 years by greeting us. Oo. Tsaka yung mga heart nyo, tumitibok-tibok. Mm-hmm. Maraming hearts eh. Tsaka yung bawat bate, effort yun, di ba? Hindi naman yun parang hindi nila pinag-isipan. Tsaka yung para mag-type ka para bumati. So maraming salamat. Even dun sa mga taong hindi pa kami nami-meet. Thank you so much. Habang kumakain kami ng aming merienda, hilig na yung kumain, ano? Ito eh, hilig akong patabain. Yan tuloy. Successful ka. We got this ginataang bilo-bilo from... My favorite. Yes, so kasi paborito niya. Tsaka parang tradition, pag may special occasion, naghahanap kami ng ginataang bilo-bilo kung saan. So this is from Chrysostomo. Salamat. Hindi, hindi nila yung nilibre. Binili namin. Kala mo. Pero salamat kasi ano, may ginataang bilo-bilo. This is banana cream pie from Sweet Inspirations. Ang aming cake na ipinunta talaga doon ay yung peach walnut tort nila, pero hindi available. So, yun. Tingkape. Masa kayo yung ito. Dilaan mo. Kape. Ayan. So, honey, kamusta naman ang 21 years with me? Masaya, no? Masaya. Sobra. Masaya. Parang wala ka na namang masabi. Naku, ako pa. Ang dami kong masabi. Sige, nasabihin mo. Pagkakataon mo na to. 21 years. You know, 20... Para alam mo, walang pinagbago. Same yung, ano, yung sizes namin. Why? Tingnan niyo yung picture. Nakaka-offend ka. Na-memorational ka na. So, sa younger couples, what can you impart to them based on our
21 years of marriage. Sarap. Wala akong mapagbasi ang iba. Mm-hmm. So, ang hirap sabihin eh, no? Obedience sa Bible. Ah, ba't naman mahirap? Hindi, yung iba is probably hindi nakukuha yun. Napakatandaan natin, eh, nagpakasal tayo sa harap ng Diyos till death. Do us part. Do us part. Mm-hmm. Yung mga promises na yan are bound for trials. Hahasain yung relationship. Honey, nakakatakot yung boses mo. Kakabahan sila. Itaas natin. Konti. Ang ibig kong sabihin, palakasin yung sarili mo sa pagsunod. Mahirap sumunod eh. Sa traffic rules pa lang, ang hirap na sumunod. Mm-hmm. Ang hirap sumunod, pero kailangan mong gawin. Mm-hmm. Obedience to the word of God. Right. Yan ang pinaka-importante. Kasi nandun rin yung mga advice on how to be a better husband. Anong role mo? Mm-hmm. Anong role ng wife mo? Makikita yun dun eh. You can always ask help from mentors or people or couples who are spiritually matured at na pagdaanan nila yung pinagdadaanan nyo ngayon. Tama. Kasi meron talagang pagdadaanan. Walang perfecto. Walang perfecto marriage. Wala. Walang librong perfecto. Biblia lang. Tama. The Bible is a life-giving book. It transforms you inside and out. Perfect. Sa tingin mo, papaano ka naging good husband? Mga husband, tatandaan nyo or tandaan nyo yung dating magjowa pa lang kayo. Mm-hmm. Kung anong klase yung panligaw mo, anong klase yung service yung binibigay mo sa girlfriend mo. Yung action na yun, i-remember mo yun. Mm-hmm. I-revisit mo yun. Ano ba yung ginagawa mo dati nung in love na in love ka sa kanya? Tapos i-apply mo yun ngayon. Until now, pinagbubuksan ko siya ng pinto. Hindi ko na magawa yun sa mall kasi gumagin ako automatic. Yung isa pa is yung massage. It's my way of getting even. Bakit? Getting even, hindi naman pala. Yung giggle. Pero alam, if you will ask me, ayoko yung dating ikaw. I mean, hindi ko ayaw, pero mas gusto ko yung ikaw ngayon. Oh. Mm-hmm. Mas gusto ko yung ngayon, hindi hamak na mas gusto ko yung ngayon, mm-hmm. kesa nung we were younger, nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang tayo. Kasi, ano pa eh, nung iba pa yung mood swings, iba pa yung... Immature. Medyo immature ka pa. Iba pa yung priorities. Yeah, isa rin yun. So yung I think growth, importante yung growth na nag-improve ka. Yun. More than anything kasi, ang mission namin is yung ma-improve yung aming marriage. Nga, 21 years into our marriage, na ang na-notice ko, mas naging understanding siya sa differences namin. Like ako, ang layo talaga ng mga trip ko, even yung kinds of movies that we watch, magkaiba. But, inano niya yun, hindi lang in-embrace, kundi inintindi at binigyan ng chance, kumbaga. Kahit mag-asawa kayo and kahit na meron kayong mutual decisions on so many things, kayo ay two individuals pa rin na may mga kanya-kanyang preferences pagdating sa mabababaw na bagay. Yung pagdating din sa physical aspect. I-make sure din natin na kaya natin inayos yung sarili natin ay hindi for the world to see. Okay. Hindi yung para sa social media, para makita nila ako na beautiful girl ako. Hindi. It has to be for Instagram. Instagram. Para sa benefit ng ating spouses. Di ba? Ganda naman yung... Ano, hindi ako nag-workout para sa'yo. Duga. Hindi masamang maging beautiful at maging pogi for each other. Mm. Yes, but hindi yun ang dapat na masyado tayo naging concerned about. At kung yung fear natin is kasi yung asawa natin ay mambababae kapag nilet go natin yung sarili natin, again, that's his problem, di ba? Hindi yun kasi dapat ang, hindi ganun dapat ang maging behavior ng kahit sino naman, kahit babae, kahit lalaki. Aside from dun sa sinabi na natin na we take our parang principles from the Bible and we obey God's word. Correct. And then we make each other a priority. Correct. Ano pa masasabi mo na naging secret nitong 21-year marriage na to? Oh, again,
Sinabi mo na eh, hindi ko pa na-expound. Mm-hmm. Priorities. So yun nga, we have set our priorities. First is God. Second is our partner. Para sa akin, second priority ko is my wife. Third is yung children. Mm-hmm. Fourth is work. And then fifth, your ministry. And down the line, yung relatives, extended friends, families, okay. Friends. So, kapag naset mo yung priorities mo, you will never decide something na would hurt yung nasa priority list mo. Matatandaan natin na kapag natulog tayo sa kama, hindi kaibigan o kabarkada ang nasa katabi natin. Mali mo sila. Asawa ang katabi natin sa kama. And if you make God as your priority, lahat magfa-follow eh. Lahat magiging okay. Lahat magiging peaceful. Mm. Yan yung pinaka-importante. At peace yes. Kayo. And even if there are trials, which is not avoidable in this life, hindi natin ma-avoid yung trials. Mm. Even if there are trials, kami, yung trials sa pinagdaanan namin, hindi lang kami Nakatawanan na lang namin yan. Hindi lang kami ma-emote talaga sa public life namin. Pero sa dami ng trials na pinagdaanan namin, paano ba? There is always comfort na trials lang to, and with the help of the Lord, basta mag-focus ako kay God, He will make a way na malagpasan namin tong trials na to. Correct. Basta, yun nga, huwag kang kukontra sa will niya. Sa mga gustong mag-asawa na mga bagets, handa na ba kayo? yun eh. And it is a lifelong commitment, but you know, hindi siya magiging mahirap or hindi siya magiging pasakit kung ito ay commitment na ibinigay nyo rin or sinorender or dinedicate nyo kay Lord. Yun talaga ang doon. Agree. Yun talaga ang secret to success of any relationship. 21 years! Ito yung nag-work for us. So, well, thank you that you are a part of this journey kahit papaano. Nakasilip kayo sa aming 21st wedding anniversary. Maraming salamat. Yun lang. Yun lang masabi ko. Thank you. Happy anniversary, honey. Happy anniversary. Kain na. Okay. Binayaran ko na yun. Bayad na to? Galing sa pera mo. Very good.